Itong bulatite, ito ang ginamit natin na pang batak dito sa lamesa. Yan ang ginawa nating pang masilya para maging makinis at natural lang ang kalabasan ng pagkamasilya. Pero ang gagawin natin dyan, kukulayan natin yan, guys. Kukulayan natin siya, guys, ng puti. Kaya magitimpla tayo. Yan, guys. Yung pulit top, ginagamit natin yan sa mga malalalim na butas. Pang masilya rin yan. Ito yung pinaka-hardener niya. Hardener. Meron din naman tayo dito yung pulatite. Itong pulatite siya na to. Pinaka-final na. Pero ito kasi may malalalim. Ito. Pulatite ang ginamit natin dyan. Ito yan. Dito yan sa mga malalalim. Nakita nyo, may ibang kulay pula siya. Mamula-mula. Pero ito nakikita nyo na para maputi na to. Yan. Ito yan. Yan naman ang iba pang... Yan ang pangalawang patong. Yung dalawang pinakita ko sa inyo na yan, yan yung ginagamit natin sa kahoy. Pero yung isa, yung kaninang pinakita ko, yung kulay pula. Itong pula na to, kahit pambakal pwede to. Ngayon, guys, gagawin natin. Ito ay paintiner. Guys, sa bakal pwede rin to, ah. Hindi lang sa kahoy. Para alam nyo rin, ito ang gagamitin natin dyan. Titimpla tayo ng white na quick drying enamel. Ito, guys, pambakal, pangkahoy, pwede yan. Ngayon, ito na siya. Dito natin siya titimpla sa malaki. Yan. Puti lang siya, guys. Malabnaw siya. Kasi nilagyan natin siya ng paintiner. Tingnan natin siya ng paintiner. Kasi, guys, pagka ito puro, hindi yan kayang ibuga pag malapot. Pag kasi ganito, malapot yan. Bago pa ito, di pa nabubuksan to. Malapot pa kasi siya. Kaya maglalagay tayo ng paintiner. Ngayon, gagawin natin dyan para mag-adjust tayo ng kulay. Kasi ang gusto ng nagpapakulay nito, hindi siya puting-puti raw. Ayaw daw niya ng masyadong white. Kaya ang gagawin natin, maglalagay tayo dyan ng ito. Maglalagay tayo ng konting itim. Ito, Davis to. Nabura lang kasi. Davis na oil tinting color. Ayan. Ayan. Lamp black, itim. Tapos, meron tayo ditong Hansa yellow. Ayan. Ayan. Dilaw. Alagyan natin siya ng konting dilaw para itong puti na to magiging parang gatas lang siya. Hindi siya puting-puti. Kulay gatas lang siya. Okay, timpla na tayo. Ito, guys, yung mga tinting color nyo, pag kami, ito katulad nito, matigas na kasi to. Ito kasi, guys, matigas na to. Nabuo siya, eh. Ayun, may buo. Kung napapansin nyo, kasi madilim. May buo yan. Ayun, oh. May buo siya. Ang gagawin nyo, lalagyan nyo lang siya nito. Yan, paintiner lang din. Lagyan nyo siya ng paintiner. Tapos, haluin nyo siya. Para matunaw. Matutunaw yun. Matutunaw yung nabuo na yun. Yan ang panlagay natin dyan sa mga ganyang oil base. Oil base kasi lahat yung mga yan. Basta mga quick drying enamel. Huwag nyo, guys, lalagyan ng lacquer yan. Talagang magbubuo-buo yan. Hindi lacquer ang nilalagay dito. Yung iba kasi, hindi alam. Lacquer ang nilalagay nila. Kaya yan, pagka nangyayari, nagbubuo siya. Kasi ang lacquer, hindi siya ginagamit sa mga oil base. Yan. Ang lacquer, ginagamit lang yan sa mga sanding sealer,
sa mga lacquer type na pintura. May mga pintura din na pang lacquer type. Ayan. Ngayon, gagawin natin dyan. Papatakan lang natin to. Ayan. Papatakan lang natin yan. Pero tansyahin nyo lang din. Papatakan natin yan. Tapos haluin natin yan. Para medyo mag-adjust siya ng kulay. Hindi siya puting-puti. Ngayon, ito naman ang lalagyan natin ng paint thinner. Paint thinner naman yan. Diyan naman tayo kukuha ngayon ng pang-adjust natin sa para maging milk ang kulay niya. Tapos aluin natin. Lagi niyo tatandaan guys, dapat lagi niyo hinahalo ah. Kasi guys, pagka hindi niyo yan hinalo, eh malapot yan. Siyempre naman, hindi nga hinalo eh. Tigas siya. Ngayon, maglalagay lang din tayo dito ng konti. Tatansyahin din lang natin yan. Saka dapat guys, pagka may kukulayan kayo, make sure nyo na dapat yung sasakto yung pintura nyo, hindi yung kukulangin kayo, kasi syempre mahirapan na kayo maghabol ng kulay. Kailangan, di bali sumobra ka, walang problema, kasi pwede ka naman magdagdag ng puti eh. Basta pag halimbawa doon mo ibubuga sa lamesa na pinakita ko kanina, kung dalawa yun, damihan mo na yung ilalagag ang titimplahin mo. Damihan mo na yung titimplahin mo para sigurado. Kasi pag kinulang ka, nahirapan ka na mag-adjust dyan. Kasi yan, pagka ganyan basa pa yan, hindi yan magiging katulad nung pag natuyo. Iba kasi kulay nito pag natuyo. Hindi na siya nga katulad kanina na puti-puti. Nag-adjust na siya para siyang off-white. Para siyang dab na off-white color. Pag nakukulangan pa kayo sa pagka-milk niya, lagyan niyo pa ng dilaw. Ganyan lang yan guys, para magmukha siyang gatas. Ayun o, makita nyo naman yung pagkakaiba na kulay niya sa gilid. Diba, kumpara niya doon sa may una. Ayun yung una nasa may ibabaw, puting-puti. Ito nasa may pan. Medyo kulay gatas na siya. Kasi sabi nila na dirty white. Ganyan lang guys ang pintang kulay. Konting itim, konting yellow. Para maging off-white siya. Pag sinabi mo kasing off-white, kumbaga hindi siya puting-puti. Ang ganda na kulay niya. And guys, nabuga na natin siya ng first coating. Bali, isusunod na natin dyan yung second coating niya. Ayan. Ayan guys, so kita nyo naman
second coating yan, pero gagawin pa natin dyan yung third coating. Ayan, yan ang tinatawag na oak white. Para mo dito sa dati, ayan yung dating color. Pintura na siya.